Alright, mga kaniktek, what's up? Yan, welcome back sa channel ko, kakain. So, ngayon, good afternoon. At yan, pupunta tayo sa kanto. At makikipila tayo sa ayuda. Diba, baka sabihin ng ibang mga viewers na nakikipila ka pa sa ayuda. Kaso, may pera ka na. Kaso, may jowa ka na nasa abroad. Hindi po ganun. Hindi po, lahat ng may jowa sa abroad ay sustentado. Ganun. Yan, at saka hindi po ako maraming pera, sinasabi lang ng iba kasi hindi lang po halata at magaling lang po magdala na hindi halatang walang pera, ganun. Yan, so pipila tayo doon para sa ayuda dahil isa din naman tayo sa naapektuhan ng bagyo. At saka nakalista tayo doon, guys, kaya kailangan natin pumunta doon. Yan, samahan nyo ako, guys, at update ko kayo mamaya. Let's go. Hinaririnig ako dito, hindi ka nais. Ano? Anong sabi mo? Kamukha mo? Oo, kamukha ko si Leandro. Sino? Si Leandro. Leandro ano? Leandro Angkre. Leandro Angkre? Tingnan nyo ba? Sinipindo sa atin sa mukha ko eh. Ano yan? Naka-live si eh. Naka-live. Ay, kaya naniniwala kayo. Kamukha niyo si Leandro. Ang bato. Oo, ang bato. Ang bato kang tangka. Kaya kayo, nakarang ngayon. Oo, tinan mo. Eh, oh. Meron ka. Ano, di pinapang Leandro. Oh. Oh. Ikaw ang version niya ng ano? Oh. 1933. Oh. 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 1933. Ikaw. 1933. Nakalog yung live. No, hindi pa pinapalag. Yaw mo na kasi itlog ang makalog. Makalogan tayo. Dali mo ah. Malapit na ang birthday ni Torx, guys! December! Makatakal pa lang ang birthday ko. December pa. Mauna ka pa ka. Malapit. Tapos na ako. Hindi, mauna ka pang sa bahay. Buwisit ka. Oh. Araw na mga adaw birthday niyan. Araw na mga lulo. Ikaw? Araw ka na mga lola. Ano kaya ito magkakasawa? Ha, never na yung magkakasawa. Wala man nagkakagusto dyan. Okay lang. Ano bang ano mo parang Torx? Ba't di ka magkasawa? Pero ikaw habol-habol sa akin ng araw, no? Sina? Ikaw! Ikaw ka edad eh! Bakit ako? Ikaw! Ha? Oo, oh, binested ko. Kaya hindi na ano bang binested? Oh. Eh, hindi ko nga nararamdaman na gusto mo ako. Kasi ang puso mo manhi. Ah, manhi! Oh. Kasi nakakita ka. Hindi! Nagpaturo ko kung papangimay! Hindi! Iba tinuro ko sa'yo. Pampalula! Ikaw, kaya ganyan ako. Agnes na si Torx, di ba? Ano? Kasi nagpa-formalin yan. Mahigit mo. Mahigit pa, nagpa-formalin yan. Ay, pero parang Torx, may pagtingin ka kay Danica. Ay, kaya yan ka na nakapa-formalin. Ikaw, yun. Parang Torx, may pagtingin ka kay Danica. Noon. Aminin mo. Ngayon, wala na. Kailan yung noon? Kailan? Ayoko lang balik-balikan yung mga nakaraan na rin din ako. Dahil sino nagugustuhan mo? Ang nagugustuhan mo ngayon, ayaw, teka na. Sino? Yung tiga abroad. Sino ba? Sabi mo, taga dulo. Si Shmi. Ako sa ati, Shmi! Jawa na si Shmi. Pag umuwi si Kalaw, ibibigay ko na yun sa iyo. Huwag mo patalogin sa inyo. Aba, hindi naman. Gusto niya daw sa tabi ng dagat eh. Ay, di dapat sa iyo. Lumipat ka na, doon ang dagat sa akin. Doon, tatatak niyo sa kalumipat. Ay, akong padarahin mo din sa bahay mo. Umalis ka muna, upahan ko. Ano? 4-5 ang araw. Saan mo lalagay yun? Pakalala ko mag-nest niya. Ay, aircon yun, aircon. Aircon? Aircon yun. Kung patarok ng formalin. Oh. Tonets, baka naman may extra kung formalin pa. Brazilian naman. Ano ang iyo? Ang iyo, pa sperma yan. Hindi na didinigan. Pasalo na. Nakakadirig niya sa lise. Ay! Saan ka sumasalise? Ako nang bahala doon. Lagi ka na doon. Sino kaya yun? Sa butas na kalukoy. Ayun! Ay, Torx, minakita ko eh. Ay, si Idol, ano mo? Ay, minakita ko. Butas na sa ano, saging. I think ikaw yun. Si Anthony pa lang. Ikaw yung nagbutas ng saging. Lalo na nagdaang taglamig, tagpulano. Paano kaya yun? Ay, nako. Oh, ano, Torx? Oh, tumitigas daw yun. Ibig sabihin, iyo tumigas. Abayo, pag naubo. Ngayon, mainit.
ka ba ba yun? Balat lang, hay! Balat lang yun, balat! Balat, balat lang yan! Mga ilang kilong, mga ilang kilong balat yan! Ayaw ko! Ulan na yun! Ay! Ano ba talas ng kumuhin? Ah! Ay, sasalit sa kumuhin! Nagkambil sa karaw! Sigurado yan, kilos na kilos. Oy, may aircon ako. Ah, yun, tama-tama maya. Di nga, hindi ka nga naubo, kaya hindi yung titigas. Hindi ba may ubo? Pag pinawisan daw, namayan ako. Namayan ako. Puta lang ako, takot ka pa rin mamaya, ako sa likod mo. Pag hindi ka umubo. May striptease. Mamaya, siksikin niyo ako. Para ba ni tsura pag sila may siksikin ka? Yung itsura! Yung itsura pag pinasiksik sa'yo! Nandito po kami sa periyahan. Ito po ang payaso. Aralan ko. Mamaya ako ubo. Paano nga yung testing ng ubo mo para pag-aralan? Di ba maya-maya na? Pag umubo ba tumigas hanggang ilang metro bang haka? Oo, siyempre. Sa mamaya na ako umubo. Hindi ako maniniwalang ilan ang anak. Baka hindi nga ay makaisa. Ano? Oo. Oh. Kasi maghapong hindi makakapat ako. Dapat na. Umaga. Uy, baka kahit ka piraso, hindi ka makaano, makakapisa. Umaga. Hapon. Mga alas. Tanghali. Merienda. Dos ng hapo, ika! Hindi, dalawa na! Ay, alas dos ng hapo, hindi ba? Alas dos na! Mula alas dos na ngayon! Hindi ka pa nga naubo! Hindi ka pa nga naubo! Mamayang ubo pag ako nakating sa good mo! Para tusok na tusok! Yeah! Namimili pa pala yun ang tatabihan! Siyempre, alam ka naman sa inyo, hindi rin sa inyo. Ang mamura ko ni Kusiyan. Baka lola li... Baka mamaya, nando ka sa likod ng lola li, ta? Hindi na virgin! Virgin na virgin wala yun! Wala 75 years old na yun! Patay ka kay Bukol! Yan, walang comment din eh! Kapag! Wala na madadaanan! Kago yun na! Alright, sa mga kaniknek, nakauwi na po tayo. At yun, nakakuha tayo ng ayuda pero tayo ay nabulbog. Natumba tayo sa pagkuha ng ayuda na yan. Dahil sobrang siksikan po, may mga tao talaga na walang disiplina sa sarili. Kala mo hindi sila mabibigyan ng ayuda. So kaya ganyan yung ginagawa nila. Maniksik sila, maniksik ng nakapila. So, hindi na nga tayo nakapag-vlog doon kasi nga po, sobrang dami ng tao. At baka nasira pa sana ang cellphone natin kung tayo ay nag-vlog. Sobrang masakit po itong aking balakang. So, may papuwet sa kanan dahil ayan po yung tumuon sa... Nung una po, bumagsak ako doon sa isang babae na natumba din. Tapos, bumagsak po ako sa ano... Parang itinulak niya ako, bumagsak ako doon sa sahig. So, ito yung... kanan na balakang ko yung napatama doon. Buti na lang hindi sa kabila. Sinandun yung ating cellphone. Yun. At yun nga, nakakuha na tayo ng bigas, noodles, kape, at saka dilata. Yun. Maraming salamat po kay Leandro Ligarda Libiste sa nagbigay ng ano ng ayuda dito sa Bukana. And thank you so much po at saka sa mga kapulisan natin diyan na nag-a-assist na ano nga na tumutulong yun nga na napansin nga tayo doon ng pulis na kasi nga
mga babae, mga kalalaki, yung mga kaano natin doon, hindi na naawa sa mga babaeng pumipila. At hindi nga lang pala kami yung ano, nangyari yung ganito. Meron pa daw isang babae, pero hindi naman siya taga Bukana. Yun. So, yun guys, update ko na lang kayo sa mga susunod pa nating kaduktong ng vlog na to, dahil for now, magpapahinga po muna ako at masakit po talaga itong iska ng balakang ko. Yan. Alright. Alright, mga kaniknik, pasensya na po kung hindi ko po matuloy-tuloy yung mga aring vlog kong to, kasi may malaking problema lang po ako. Kaya, yan, hindi ko siya matuloy. Bukod sa napadakdak na nga ako sa ano, nung isang araw pa yan guys, yung vlog kong to, napadakdak ako nung pumila ako sa ayuda, dahil para sa lahat naman po yun, walang pinipili, mayaman man o mahirap, dahil ikaw ay binagyo. So pumila ako doon kasi sayang naman yung 5 kilong bigas din yun, at saka may grocery. Tapos may mga nagpapahiwatig na sa akin na ano, na hanapin ko na yung nawawala dito sa bahay, pero hindi ko pa rin siya tinuuna ng pansin. Pero hinahanap-hanap ko naman siya kahit pa saglit-saglit, paulit-ulit, sa ilang araw na nga ako naghahanap, hindi ko pa rin makita. Nung kahit pagod na ako, go pa rin, hanap pa rin. Pero hindi ko makita, paulit-ulit ko na, 4 na araw na akong naghahanap. Ano pa rin, iniisip ko sa sarili ko na sana nandito lang. Sana walang kumuha. Pero parang ngayon pinanghihinaan na ako ng loob. Kasi hindi ko na talaga siya mahanap, hindi ko na alam kung ano yung hahalugugin ko dito sa bahay para makita yung nawawala sa akin. Kasi yung nawawalang yun, napakahalaga yun para sa akin. Ito yung naadika ako nung ako'y kasali sa challenge ni Idol Jopper. Nakakala ng iba, marami akong savings, pero hindi nila alam, ginawa ko ay in-invest ko yun. Hindi naman po yun isang luho, investment po yun, kasi tumataas naman po ang value yun. So, ayun nga po, kaya akala ko ay safe lang dito sa loob ng bahay, pero hindi din po pala. Kasi, nawala na din po ako dito ng bag na may pera. So, hindi ko na po nalaman kung sino pong kumuha nun. Tapos, ngayon naman po yung mga gold, yung mga jewelry ko na yung kwentas ni Ella na hindi pa niya nasusuot. Tapos, yung bracelet na may pangalang ni Kela. Tapos, meron pa akong isang hikaw doon. Meron pa din pendant na heart, yung kauna-unahan kong bili ng necklace ko na ayun yung pendant. Tapos, meron din po yung 3 singsing. Ito po, ito yung mga ano sa akin, yung mga nawala sa akin. Wala po dyan yung 2 singsing kasi wala po akong picture nun. Kasi yung isa po ay binili ko po yun sa pawn shop, tapos yung isa po ay bigay po sa akin ng nanay ni Dihaw. So, yun nga. Pero yung engagement ring po namin ni Dihaw, hindi po siya nawala. At saka yung 2 kong necklace na hindi ko nakasama doon, na kadalasan na yun yung ginagamit ko, hindi po siya kasama, kaya nasa akin pa rin po. Siguro kinumenta ko po yun, yung aking gold na yun, simula sa hikaw, sa necklace, sa bracelet, sa 2 singsing, maliban lang po sa 1 singsing at saka yung pendant, hindi ko po alam kasi kung magkano po yun. So, yun nga po, yung iba. Yung 2 singsing, 1 bracelet, 1 necklace, at saka 1 hikaw ay umabot po siya ng 28,700. Nung 3-4 pa po yung, ang value nun. Kasi ngayon, ang mahal-mahal na po talaga ng gold dito. Yung 1 singsing kasi na binili ko sa Palawan,
na 5'2". So, nung naisang lako po siya na isang beses ay ano na siya, ulang 5'5 na po. Kaya medyo matagal na din po yun. Nung nagawa ko yung parang ano, magdadalawang taon na po. Eh di baka po mas malaki pa. Wala po akong pinaghihinalaan sa ano, sa pangyayaring ito. Kasi means baka ano lang, baka kung saan ko lang siya nalagay, pero imposible eh. Halos lahat, lahat eh, nabulaklat ko na lahat dito. Wala pa rin akong makita. Wala naman pong pinaghihinalaan kasi marami naman din pong nakapasok dito na umihi. Nakakausap ko, may pumapasyal sa akin, nagsasama si Ella dito. So, hindi ko po masabi kung sino yung gumawa nito. Kasi ako po talaga, hindi po ako sa cabinet naglalagay. Alam nyo naman po na nakapaglagay na ako sa mga storage box ng damit ko. Kaya hindi po ako sa cabinet naglalagay. Sinalagay ko lang po siya sa ibabaw ng rep o kaya dun sa katabi ng santo. Hindi ko naman po alam na mawawala. Pero iniwan po niya yung ano, wallet na pinaglalagyan. Pero doon ko lang po talaga yung nilagay kasi yung last na gamit ko ng necklace, doon ko siya kinuha pero hindi ko siya binalik doon. Tapos nung may mga kwento-kwentuhan na about sa gold, yun. So, bigla akong napaisip at bigla akong napahanap yung gold. Kasi minanghihiram din po sa akin noon ng pera. Kaya lang po, wala po ako talagang pera. Dahil meron akong pinahiram na iba. Sabi ko, baka pwede yung mga gold ko na lang yung isang lako. Pero siya yung magtutubo para makatulong ako sa kanya kung maibabalik din naman niya sa akin next month. Ayok po sana yung plano, kaya yun. Tapos nung mga walang kuryente, nag-uusap na kami about sa gold. Iba-ibang tao po yun. Tapos bigla po akong napaisip na hahanapin ko na po pala yung gold kasi baka bigla na lang akong nanghihiram bigla na lang sabihin sa akin na kailangan na tapos wala akong maibigay. So inumpisahan ko na pong hanapin kasi nga ang alam ko nga ay nandun lang po yun sa wallet. Kaya ang alam ko, dun lang siya. Dahil yun lang po talaga yung pinaglalagyan ko pero wala po talaga. Kahit paulit-ulit na po akong paulit-ulit na po akong maghanap dito. Wala po talaga akong makita. So ito guys, dito ko po. Kaya kadalasan dito ko po siya nilalagay o kaya sa ibabaw ng rep. Kasi po nung nakaraan yung rep po natin, dun po siya sa may bintana tapos nakakalimutan ko na pong sarado yung bintana. Hindi ko po alam kung merong ibang pumupunta doon or merong ibang pumapasok dito kasi ang pinto naman po namin ay nabubuksan pero na lang pag may tao sa loob eh kaya mo siyang ilock kasi meron siya sa ilalim. Sobrang pagod na ako kahanap para na ako nanghihina kasi pinaghirapan ko din naman yun sa challenge ni Idol Jopper. Yun po guys yung akin pong binili ng mga jewelry ay galing po yun ng galing yun ng galing po yun sa pinaghirapan ko sa challenge ni Idol Jaco. Kaya po ako naka-addika ng mga ganong gold. Napaka syempre malaking halaga din po yun para sa akin. Lalo na po ngayon na maglilipat na po kami sa December. Sana nakatulong yun para makahanap ng paglilipatan. Pero yun, walang mahanap. Sorry guys. Nalulungkot lang po ako kasi hindi ko sukat akalain na bago ang pag-alis namin dito ay magkakaganon pa kami. Nakapagbitaw pa ako ng salita na napakaswerte ko sa bahay na to. Hindi ko iniisip yung unang nawala sa akin, yung pera, yung bag ko. Hindi ko iniisip. Pero ngayon yung yung pinaka-investment ko na yung nawala. Kaya
Nanghihina pa ako, pero laban lang. Sorry guys. Pagpasensyahan nyo na po kung wala mo na po akong masyadong vlog. Bawi po ako next month kasi po may ano po sa amin, nagpa-challenge po. Hindi po si Idol Jopper. Ano lang po sila, supporters yung nagpa-challenge po sa amin na pataasan ng revenue sa next month. Kasabay po namin yung pa-challenge ni Idol Jopper. Wala po akong live. Ano lang po ako, upload and premiere. Sana po supportahan niyo po ako. At saka yung mga ibang challenger namin. So ang kasama po namin dito ay sina nalagay ko po dito sa screen yung mga kasama ko po sa challenger na pa-challenge sa amin ng mga supporters. Hindi lang basta supporters, tinuturing na po namin na mga ate, kuya, tito, gano'n po. And maraming salamat po. So ito po sina Kabeauty, si Angelica's Vlog, yan. Ayan po yung channel dati ni Mama Sang. Tapos si Simply Fam, Alisa Bilarde, Aden Vlog, Marjorie Rosales, at syempre po ako. Sana wala po ako nakalimutan kasi 7 po kami doon. Dapat po ay 8 po kami doon. Buntis po kasi sisteret. Kaya po hindi po siya nakasama sa pa-challenge. Baka po kasi biglang manganak. So yun lang guys. Pagpasyensyahan niyo po muna. Bawi po ako next month. At sana po supportahan niyo po kami sa challenge namin para makaipon po ulit ng bago simula. Alright, so yun, tinigil ko lang po yung video ko kasi naiyak po talaga ako. At ano po talaga, iba po talaga yung pakaramdam ko ngayon. Yun, so hanggang dito lang po munang update ko guys. See you next, maybe sa November 2. November 2 po, may upload na po siguro po ako. Tsaka, ano, magsisipag po ako para mas maganda yung kitain natin sa ano. Lahat naman po kami, nagsisipag po kami. Shoutout po muna sa Kuya, kay Kuya Pogi, sa Tiyo Kabalen, kay Ate G, at saka kay Sir Fred. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Sa pa-challenge nyo po para sa amin, para yun, makapag-pursige kami sa buhay, at saka ma-challenge din talaga namin yung sarili namin kung paano kami kikita ng mas mataas na revenue sa pamamagitan ng vlog. Ako po, wala po akong live. Uulitin ko po, wala po akong live. Di pa po sure kung bibigyan nila ako ng chance na makapag-live. Pero mag-premiere po ako. Yun. Accept naman po yung mga ano doon, mga kulay. Thank you guys. See you na lang po ulit sa aking next video. Yan. Isang shoutout muna sa Ninang Amy, shoutout po. Ninong Ben, Ninong Raul, and Ninang Jen, Tita Bilma, Tito Bobby. Yan, shout out guys. Shout out po mga tita and tito Nina. Bye guys. Ninong Raul, Ninang Jen. Miss you po. Bye bye. Sir Henry. Bye bye po. See you next vlog.